Nung nakaraang pinakahuling serye ng PBA Finals Philippine Cup sa Game 7, Magnolia Hotshots kontra San Miguel Vermin, na di umano'y may pandaraya daw na nagaganap. At sino kaya ang nagreklamo na hindi patas ang hatol ng referee sa kanilang kupunan? Pero bago natin yan tatalakayin, ay kumusta? What's up sa inyo mga birds? Welcome back for another video. Kung bago ka sa ating channel, ay welcome ka dito sa Birds TV. And don't forget to subscribe and click the notification bell button para updated ka sa mga bagong videos natin. Sino ba namang hindi makakikilala kay Rafi Reyes na isa siyang veteranong PBA player sa Magnolia Hotshots at siya din ang one of the best player at saka power sa kanilang kupunan. Nakasungkit din siya ng 11 times PBA champion at saka isang NBA champion, and he is a Filipino-American professional basketball player for the Magnolia Hotshots of the Philippine Basketball Association. Ngayon, alam niyo na ang tinutukoy kong isang player na nagbunyag o may komento na hindi talaga patas ang hatol ng referee sa kanyang kupunan. Sa madaling salita, may di umanong dayaan na gaganap noong nakaraan Game 7 sa PBA Finals Philippine Cup. Pinatawag si Rafi Reyes noong nakaraang May 19 araw ng Linggo dahil sa mga binitawang salita niya na hindi patas ang hatol ng referee at may panaraya daw na nagaganap noong nakaraang Game 7 sa PBA Finals Philippine Cup. Ito'y kinumpirma ni PBA Commissioner Willie Marcial. Nagbitaw ng salita at tagkomento si Rafi Reyes noong natapos ang laro kung saan natalo ang Magnolia Hotshots kontra San Miguel Vermin sa Game 7, na kung saan na-fouled out si Reyes, at sinabi ni Reyes doon sa management sa liga na dapat tutukan nila ang officiating of the game na may maraming lopsidedness o hindi patas. Hindi naman nag-iisip ng masama si Rafi Reyes sa San Miguel Vermin. Sumasaludo pa nga siya. Gusto lang ni Rafi Reyes na tingnan din ng mga referees ang mga nangyayari, dahil kung titingnan natin, marami ding foul sa kabila. Kino-question ni Rafi Reyes si Junmar Pajardo kung saan nakakuha ng 17 puntos at saka 31 rebounds. Hindi niya lubos maisip na bakit walang fouls na nagaganap kay Junmar Pajardo. Paano niya nilalaro na kahit isa walang foul? Makikita naman na mayroon siyang ginawang foul. Ito'y mga katanungan ni Rafi Reyes. Sabi pa niya, wala namang player na maglalaro ng perfecto at hindi makakuha ng foul. Hindi ito lubos maintindihan ni Rafi Reyes kung bakit hindi tinawagan ng foul ng referee si Pajardo. Sabi pa ni Rafi Reyes, sa tingin ko hindi ito patas. Hindi niya alam kung paano niya masabi ang katotohanan. I'd rather lose 4-0 than to lose this way, he added. Kahit nakakabigo naman isipin na lahat ay ginagawa nila para lang masungkit ang kampiyonato, binigay nila ang lahat, ang the best preparation. Pero sinabi naman niya na wala tayong magagawa diyan. Manlalaro lang tayo at nasa kamay ng referee at sa officiating committee ang hatol. Sa susunod, sana gawin nilang mabuti ang kanilang tungkulin at sana humatol naman sila ng patas na walang pabor-pabor. Naniniwala ba kayo mga kabords na may lutuang nagaganap sa Game 7 noong nakaraang PBA Finals Philippine Cup? Para sa akin mga kabirds, dapat natin irespeto kung ano man ang desisyon ng referee. Kung may reklamo man tayo, puntahan natin ang right person in the right place. Pwede ka pumunta sa table at doon ka magreklamo, pero kung ano man ang kalalabasan, dapat mong tanggapin at respetuhin. Sa mga referees naman, alam kong tao lang din kayo. May pagkakamali din. Sabi pa nila,
nalunok daw ng referee ang pito kaya hindi ka nakapag-resolve, haha. Nauunawaan ko din si Rapi Ribes sa kanyang binunyag na salita. Dapat maiintindihan din natin siya. Tao lang din po siya. Wise old saying about sportsmanship. Every game, you have so many people watching you. You can show good sportsmanship by helping other players up and not talking back to coaches and referees by Gilly Fry. Kayo mga kabirds, kung kayo ang aking tatanungin, may dayaan bang nagaganap sa Game 7? O sadyang ito'y tadhana na talaga na mananalo ang San Miguel Vermin? Hanggang dito na lang tayo mga kabirds. Maraming salamat sa panunod. Huwag kalimutan mag-subscribe. Again, this is Birds TV. Hanggang sa muli. God bless.